Welcome back sa aking channel. For today's video, isi-share ko sa inyo ang pag-dismantle namin ng aming 55 tonner crawler crane. Ayan po ang aming Mastertech 7055 Kobelco roller crane. Guys, kung bago lang po kayo sa aking channel, pakipindot na lang ng like icon, subscribe and notification bell. Gayahin nyo lang po yung nasa screen na nakalagay. Maraming salamat. So ayan, binuboom down na po para matanggal ang kanyang hook block at saka bull hook. Pagdating sa 30 degree, hindi na siya magboom down kasi nag-limit na siya, kaya pipindutin ang computer ulit ganun para tuloy ang boom down. Okay, ayan na, nag-boom down na. Hindi rin yan siya may sasagad ng boom down kasi nasa barge kami at sa lupa siya binuboom down, elevated kasi medyo mataas, kaya alalayan namin ng isang crane bubuhatin. Ngayon tatanggalin na namin yung cable socket, yung sa hook block sa main tanggalin namin. Ito po, di siya may boom down ng sagad kasi nasa baba ang crane, nasa barge yan, nakapatong. Kaya mamaya alalayan namin ang crane na isa para matanggal namin yung boom, tapos ililift yan ng 180 tonners na crane and tubig. Yan, yan yung boom. Okay, balik tayo sa to. Tinanggal namin yung cable clamp para makuha namin sa cable socket yung kable. Tatanggalin namin yung main. Pagkatapos matanggal yung main, babaklasin namin yung ribbing niya
sa min sa off block. Pagkatapos ng hook block, yung kable naman ng bull hook, yung wire rope ng bull hook, yun naman ang babaklasin. Pagkatapos yan ay ligpit na dun sa drum, iparoll na para mapunta siya sa drum lahat, maroll siya sa drum ang kable. Ayun na yung main. Yung main waist ang una naming niligpit. Pinabira na para maroll siya dun sa drum. At pagkatapos ay yung boom naman ang tatanggalin. Yan po, ganyan lang. Ayan, binibira na. Inaalalayan lang dun sa taas kasi hindi naka fully boom down yung crane. Pag hindi kasi alalayan, baka malaglag yung kable. Delikado, maampas pa sa salamin ng crane. Kaya inaalalayan. Okay, maya maya lang ay yung auxiliary na ang iligpit. Dahan-dahan lang. Ayan na yung auxiliary na naman ang ililigpit. Okay, ayan po, ayan auxiliary yan. Nakakuan siya sa auxiliary shim. Ayan, liligpit na rin yan. Pagkatapos maligpit yung wire rope, maroll siya sa drum lahat, ay tatanggalin naman yung connection ng mga electric sensor. Yung wire ng sensor tatanggalin, yung sa anti-tube lock tanggalin siya. Ayan, tinatanggal na, bubunutin lang yan. Roll din yan papunta doon sa, mayroon kasi yan siyang rolyohan. Ayan, para maligpit na. At pagkatapos yan, yung boom na ang puputulin. Kasi hindi namin na fully boom down dahil nasa baba ang crane, nasa barge. Inalayan namin na isa naming crane, ang 180 tonners. Pinabuhat namin ang boom. Pinalift namin ang boom para hindi siya mapwersa doon sa
kuwan siya, bubuhatin siya. Ayan, yun nila yan. Itong 180 tanners na to, ito rin ang gagamitin namin pang lift sa 55 tanners para maiahon at nailagay namin dito sa lupa. Ayan. Pagkabira, maya-maya, ilagay na yung upper spreader, ipin na dun sa bridle. Ayan po, i-boom down na para mailagay yung pin ng upper spreader para mailock siya. Ayan, babaklasin mo na tapos i-boom down para mailock siya. At pwede nang baklasin yung guy line pagkatapos niyan. Ibalik po ulit yung pin na binaklas nila para mag-lock siya. Ayan, kabilaan ni Blake. Ayan po yung boom. Hindi nakabuhat siya sa isang crane kasi hindi may lapag dahil tatama dun sa may gilid nung sa kwan, gilid nung dinikita nung bars. Ayan, tinatanggal na yung guy line. Ayan, guy line. Na pin sa dulo ng base boom. Ayan. Para sa labas ang ano, palo at safety ang tao. Ayan. Kabilaan yan. Baklasin. Pag mabaklas na, ayan. Saka naman akyatin yung sa taas. Yeah, yung kabila na naman yan. Okay, tanggal na. Sa taas ulit na pin. Yan yung pin, boom pin. Ayan, kabilaan. Ayan, binabaklas na. Ayan, ganyan lang kadali. Ayan. Oh, pwede na i- swing yung boom boom.
lifting lang. Ayan. Pagkatapos, yung counterweight naman ang babaklasin. Dalawang counterweight. Yun. Unahin, isa-isa lang. Ayan. Tanggal na yung isa. Lapag muna. Yung pangalawang counterweight na naman. Pagkatapos ng counterweight, guys, pwede nang ibaba yung gantry, pero demo na namin ibaba, doon na namin ibaba sa pagmalapag na to sa lupa, kasi ililip pa namin to eh, galing siya sa barge, nakapatong kasi yan sa barge. Pag makuha yung pangalawang counterweight, i-retract na namin yung aksyo. Ayan. At ayun. Naka-retract na. Retracted na yan. At yung ano, tripod na naka-extend, doon siya itali yung lifting chain namin, para ma-lift namin. Ayan, nakatali. Ayan, bubuhatin na siya, nakatali na siya. Ginawa din namin to yung sa isang video ko na 90 tonners naman yung nilift namin, pero ito 55 tonners to. Ayan. Ayan, lifting na po. Yung bigat niya hindi nagkatalayo dun sa 90 tonners namin, si KS 900. Umabot din ng 45 tons. Yung si KS kasi umabot yun ng 47 tons. Kasama kasi yung trackpad. Hindi kasi ito kagaya ng ibang malalaki na tinatanggal yung gulong. Ito kasama siya lahat, kaya medyo mabigat siya. Ayan na. Pero kaya naman dahil 180 tonners ang crane. Okay. Ayan na. Ilalapag na.
So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa sequence ng pag dismantle ng crane. Ganun lang kasimple. Salamat.